Kamusta na niya, Mr. Maravilla, si Pacquiao? Sabi po ng Philippine National Police, i-expand nila yung manhunt kay fugitive Kibuloy. Bugante na po si Kibuloy galing sa pagiging pastor. Hindi na siguro ngayon makapag-preach. Ano pa man ang ituturo niya, mga kababayan, na patong-patong yung kaso. Yung mga nakakaiyang kaso, pati mga kababayan yung ginakarap niya, sexual harassment, rape, qualified human trafficking. Kaya mula sa pagiging pastor, naging pugante. Yung kaibigan niya naman po, na dating pangulo, galing sa pagiging dating pangulo, naging destabilizer na. Grabe niya, Mr. Maravilla. At sabi sa latest na balita ngayon, magpa-file daw ng formal na reklamo doon sa mga nanggigipit sa kanila kasi magsasagawa sila ng defend the flag. Maisog rally, mga kababayan dyan sa Bulacan, Bustos sa Bulacan. Ngayon, ayaw bigyan ng permit ng ano po, ng probinsya at saka ng munisipyo. Nagpilit sila, privado na lang po, magsasampa daw ng reklamo. Yung peace rally ninyong Maisog peace rally, destabilization movement, panggugulo sa ating bansa, mga kababayan, panggagatong sa ating armed forces at PNP na magkudita laban sa duly established government na binoto po by landslide. Wala silang pagrespeto, mga kababayan, sa desisyon ng ating mga mamamayang Pilipino. So, pare-pareha sila, mga kababayan. Tuloy lang ninyo ang panggugulo. May paglalagyan kayo niyan. Tingnan ninyo si Pacquiao, wanted. Ito po yung balita ngayon. PNP expands manhunt versus fugitive Kibuloy. Hindi kasi kayo umayos. So dahil po sa mga patong-patong nilang kaso, yung mga kaalyado nila ngayon, in-impact ang organizer dito po sa Maisog. And malamang, mga kababayan, yung funding galing kay Pacquiao. Di ba? Very active yung kanyang mga tauhan, mga kababayan, lalo na yung istasyon nila sa pagsasagawa ng mga propaganda laban sa ating gobyerno. Pilit, mga kababayan, na sinisiraan na ginigipit daw ang kanilang mga karapatan. Isabi nga natin, mga kababayan, so normal yon sa ating mga local officials. Alam nila na ang intensyon ng grupo po ni Maudig at saka ni Pacquiao, mag-destabilize. Yun ang ginawa nila sa mga previous rally, yung prayer rally. Kaya siguro, mga kababayan, ngayon, yung ating mga authorities, anyway, may pending cases, obligasyon ng ating kapulisan na iarap po sa husgado. Ito pong si Puganting Pacquiao. So, kailangan harapin niya, mga kababayan, ang kaso sa korte. So, sabi dyan, the Philippine National Police has expanded its manhunt operations against embattled Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy at saka yung mga co-accused sa sexual charges at iba pang kaso na final po against them. Sa press conference na ginawa kahapon po, ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, ayan po si si Police Spokesperson Jane Fajardo, yung manhunt operations niya laban kay Pacquiao are no longer limited doon sa Davao Region. Sabi niya, yung ating kapulisan is now closely working with the National Bureau of Investigation in hunting down the fugitive in other parts of the archipelago. Dapat man talaga buong Pilipinas. Pero anya, Mr. Maravillas, di kaya nandun na sa Beijing? Di natin alam, but based sa monitoring ng ating mga authorities, yung Bureau of Immigration, ang sabi, hindi pa man nakakalabas itong si Pacquiao sa ating bansa. Unless siguro, mga kababayan, baka gumamit siya ng
pribadong sasakyang pandagat, pwedeng gawin niya yon. Kasi ma-impluensya, mayaman. At pwedeng magamit ng mga tao na ma-impluensya din. Alam naman po ninyo na money talks. Di ba? Pero pasa sa ata mga kababayan, mahanap din, maambot po ng kamay ng batas ito pong si Pacquiao para panagutan ang alleged crimes na kanya pong nakomit. To sabi rito, sa ngayon po ay hindi lamang limited sa Davao Region yung ginagawa po nating paghanap. Even dito po sa Metro Manila, in other areas are also covered. Informations are also being validated to confirm the possible location. Not only Pastor Kibuloy but his other co-accused. Fardo said that they are on track as far as the manhunt operations is concerned. So sabi nga mga kababayan, pag ang isang suspect po nagtago, ang possibility, parang may iyong sabi baga, flight is a sign of guilt. Kasi po, kung sabi ni Pacquiao, wala man siyang kasalanan, gawa-gawa lang itong mga kaso, di sana, hinarap na lang niya. Tulad po ni Layla De Lima, si Layla De Lima mas matapang pa kaysa dito kay Pacquiao at kay Bantag at saka kay Tebes. Pero tingnan ninyo, babae po si Layla De Lima. Pero po, hinarap niya yung sinampa sa kanyang kaso. Nagpakulong po ng more than 6 years. Pero dahil po, mahina yung kaso, gawa-gawa lang yung asunto. Yun ang paniwala po ni, ano, ni dating Senador Layla De Lima. Ayan po, nakapagpiansa, nakalabas na po siya at malamang mapawala ng sala yung dating senadora. Ganon din dapat mga kababayan itong ano, mga positive from justice na sila mismo yung nag-challenge. Isampaan yan ninyo. Anda kaming harapin sa Hosgado in the proper court. Pagkatapos po, biglang nagsipag-disappear. You see? O ngayon, ito pala mga kababayan si Pacquiao, ang daming mga armas, mga baril, pina-revoke na rin po yung lisensya. Ito yung sabi dito sa balita. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil revoked on April 16 the gun permit of Kibuloy, giving the doomsday preacher 6 months to surrender his firearms as stated under Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pag hindi po, siyempre, magsasagawa po ng mga operations yung ating mga authorities para ikumpiska itong mga baril, napakaraming mga baril. Ah, di ba yung isang ano, testigo po, yung isang witness po doon sa Senate investigation. Ang kwento mga kababayan, itong si Pacquiao, siya yung supplier ng baril ni Maudix. Si Maudix, mga kababayan, inadmit niya na napakarami siyang baril, pero anya, lisensyado, kasi gun collector daw siya. So sabi po ni Fajardo, there will be corresponding police action if Kibuloy fails to surrender his firearms. There will be a corresponding police action pertaining to these firearms because as soon as napirmahan na po ng ating CPNP ang resolution, this is immediately executory. Although they have the right to file their motion for reconsideration, but pending of the MR, yun pong mga baril na ito, since hindi na po siya lisensyado at na-revoke na po, these are already considered loose firearms, then subject to police operation if necessary. The Department of Justice recently disclosed that Kibuloy is still in the Philippines. Siyempre, may mga assets din ang ating mga agencies ng ating gobyerno, closely monitoring po sa mga possible ano, yung pinaglulugaan po ni Pacquiao. At wala pa man pong ano, mga nakukuwang information sila that Pacquiao
nakatakas na po dito sa ating bansa. Hindi nga natin mga kababayan maintindihan si Pacquiao kung bakit kailangan, pastor siya, bakit kailangan mo na mag-carry ng mga baril? Wala ka bang tiwala sa ating Panginoon na bibigyan ka ng proteksyon? Hindi man kasi niya, Mr. Maravillas, totoong Diyos yun. Yung sinasamba ni Pacquiao, unang-una niya, Mr. Maravillas, yung totoong Diyos, pinalitan na ni Pacquiao, yung ating Panginoong Hesukristo. Siya na daw yung may-ari ng universe. You see? At napatigil daw niya yung ano, napatigil daw niya yung lindol, pero yung Warrant of Arrest, hindi niya napigil. Pero maraming mga politiko po yung naniwala kay Pacquiao. Alam ko naman po, ito mga politiko, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nila binarkada si Pacquiao para magkinabang po ng political influence, religious influence niya sa kanyang mga members. Yan man lang po ang purpose nito mga politiko para makakuha ng boto, para din sa kanilang pangsarili na interes. Yan lang po yan. Gamitan, sa madaling sabi, nagagamit nila si Pacquiao. At si Pacquiao din, nakipagbarkada sa mga politiko para yung influence niya lumawak din. Kanya-kanyang panggagamit. Tama po? Ayan lang muna, mga kababayan, yung ating mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.